Kwento ka na sa inyo, si daddy ko po. How to make pizza. Yeah. Kita nyo po, ayan po, talagang napakaganda po ng pizza daw. Talagang bilog na bilog. Hindi lang po yun. Talagang very elastic. Dalawa tayo magsasalita, Jo. Ayan nyo po, oh. Napakaganda, oh. Very nice. Yan, tumutubo, oh. Bilog na bilog. Amoy na amoy po, ang inis na na-ferment po. Ang daddy ko. Ayan. Napakaganda. Tingnan nyo po, huwag nyo muna i-skip. Ayan, tingnan nyo po, mamaya, ano yun natin, lalagyan na natin ng mga toppings. Ano po, ano yung ginagawa ni daddy ko, oh. Ginagawa niya magandang-maganda pizza do. Oh, diba? Napakaganda. Napakakinis. Ayan po. Pagkatapos po nito, ilalagay na po siya sa rep. Pero magsasample po kami ng isang pizza para makita nyo po kung paano gumawa po kami ng Agri's Pizza na ubod ng sarap. Napakarami po ng bumibili ngayon. Tignan nyo po. Ayan o. Ayan po o. Ayan o, mga pizza box. Yan na po, may inaano na siya. Parang may bilog na po. Gagawa na po ng pizza. Dough. Yan. Ano? Yan. Ito nyo, ha? We're making pizza crust. Very, very soft. Very soft. Yeah. Oh. Ito nyo, ha? Bibilugin muna natin at lalagyan ng marking. Tingnan nyo po mabuti kung paano siyang gawin. Ganyan lang po ang mga steps na paggawa ng pizza. Ginagawa niyo dito, ba't mga gusto sa kanya? Yan po. Clip. Po siyang ano, edges, oh. Around the dough? Yeah, meron siyang edges. Tapos itong tinatawag na stretching the pizza crust. Ganyan lang po. Ganyan lang po mga steps. Yung sa may dulo po meron. Titira kayong kaliit-liit, gandong kaliit, ganito. At least 45 degrees ang pag-ikot. Dahan-dahan kasi pag binigisan nyo, napipilas po siya. Alalay lang ang pag-stretch. Nga. Ganyan po, ganda, oh. O, pakalambot.
diba? Meron siyang edges na bilog. Sige po, yan na. Yeah. Oh. Di para rin tayong mga Italian chef. Making dough. Oh. Ikot-ikot, tapos ganun ulit, tapos oh, ikot. Siyan ulit. Yan. Yan lang po. Dapat dahan-dahan lang po. Yun, tamang flip lang, tapos hindi ma-stretch ng sobrang stretch. Yan po. Yan. Ikot-ikot lang. Siyempre. Para ma-maintain natin yung ano niya, yung ganda ng medyo may pagka-thin crust siya. Medyo matagal po itong paggagawa natin. Mamaya po is... Yung tawag na slapping technique. Huwag po sobrang dahan-dahan lang po, yung parang na normal lang na pag-flip. Yan. Flipping and slapping. Iba mo ba? Parang naglalaro ka lang ng clay. Yun lang po. Di ba? Ganda ho, di ba? Bilog na bilog. Makikita nyo po mamaya. Masarap po. Ayan, para maganda ho yung pinaka edges ng pizza. Ayan, flip ulit. Ayusin nyo po mabuti. Para wala pong maling-mali sa mga edges. Mamaya po gagawa kami ng pinakamalaki. Yung parang ano, pabak siya or yon. Kaso, malambot po siya. Kailangan nyo po kasi i-flip para malambot na malambot. Nilalagay... Para ma-stretch. Di ba bread flour? Nilalagay po dyan bread flour. Yun. Para maging floppy siya. Hindi siya po ordinaryong flour. Bread flour po. Ewan. Kreto natin yun eh. Para maging floppy siya. Mapangit po apa hindi po. Hindi po bread flour. Wala nang sabihan eh. Dayan. Sabi mo wala sabihan. Yan na po. Nilipat na siya sa ano. Sa... Sa pan. Tapos mamaya po iluluto na natin siya. Yan. Meron po kong kalahating edges dyan. Ayan po. Ayan. Ayan, okay na po. Stretch na lang konti. Ito po ang tinatawag na thin crust pizza. Okay, lalagyan po harina sa may ilalim para... Wala, dumikit. Ay, hindi po dumikit. Oo. Sa may... Sa ganyan. Now, we put some... Yata, ito po tinatawag na margarita. We put only... cheese and... some... basil. O, yan. Rondo-rondo po ang ating pizza. See? Yan. Kuha ng picture, Jo. Okay. So, kuha naman ng picture. Yan. Yan po. Napakaganda po niya. Bilong-bilog, oh. Bilong-bilog po siya. Tingnan niya.
po. Yan na po, lalagyan po ng basil and margarita. Margarita pizza. Tapos yan na po, lalagyan na po siya ng ketchup. Or iba pang gusto nyo nang ilagay dyan sa may top. Nando. Kahit anong ketchup po or tomato sauce, bahala na po kayo. Kasi sa amin po, sikreto po ang aming... Ketchup. Hindi pwede, bawal ang ketchup. Bawal ba? Dapat. Tomato sauce. Tomato sauce or pizza sauce. Dapat nasa bilog lang po siya, wag yung sa may mga ano, sa mga natitirang ganito. Yung ganyan po. Like this. Ayan. Tapos we put some cheese. Cheese na po ang ilalagay natin. Tapos pagkatapos niyan po, ilalagay na sa oven. Oven toast. Oven po. Ito po, mozzarella. Shredded mozzarella. Wala ng picture. Yan na po. Lalagay muna po natin ng paikot sa may pizza or pizza dough. Dapat wala po kayong makitang ano. Kahit gusto nyo po, konti, marami. Anong gusto nyo po? Yan po ang pinatawag na pizza margarita. Yan. Magaganda po. Yan na. Talagang pizza na pizza na. Tapos sumamaya. Ano ba flavor, Daddy? Margarita na. Pizza margarita. Tawag dyan, pizza margarita. Yan po. Na, talaga po siyang masarap po apag nilagyan niyo po margarita. Margarita lang po, wag pong ordinary cheese. Pag ordinary na cheese, medyo pangit po. Dapat ito. Margarita. Italian pizza margarita. Ayan po yung basil. Ayan po nila. Ayan. Basil. Kailangan po niyang pampasarap din po yan. Kung gusto niyo lagyan or wala na po. Sige po. Kayo na po bahala. Hindi. Pwede. Margarita nga eh. Hmm. Pag sinabi margarita, basil. Oh, wala na yung picture. Yan. Hmm. Magandang picture. Dito ako kumuha. Yan. Dapat papanggandahin nyo para akong gumagawa ko yung pizza, dapat panggandahin nyo para maraming bumili sa inyo. Yan lang po. Yan, lalagay na po sa oven. This is our pizza margarita. Lalagay na sa oven. Ilang minutes, Daddy? Ilang minutes? 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes po dyan sa oven.
Hintay lang po tayo. Ito po ang ilalagay sa pizza margarita basil. Ayan na po. Pagkatapos pong maluto ang pizza. Pagkatapos pong maluto ang pizza, ito po ang ating ilalagay. Sige, me back po. Po, pizza na. Ito na po. Ito na po ang pizza margarita. Luto na. Picturean mo nga pala. Okay.